Napakaganda ng overseas record niya. 10 panalo, 1 tabla, walang talo. Gumaling pa talaga si Miyata. Sobrang layo na niya kung ikukumpara sa dati. Ba't ganyan ang nangyayari sa laban? Parang yung kumyano naman, yung sugod na sugod. Dapat saan naman ha? Ikot na lang ikot, patra sa kanya si Miyata. Lamog na lamog na siya. Huli ka na ngayon. Ang bilis. Sumalayo, tapos mag-counter-attack. Kanino lang yung tinatamaan ko? Nag-aasaya lang ako ng kakahabol sa'yo. Iipitin na lang kita dito. Hindi ka na makakatakas ngayon. Naku, delikado ka dyan. Ikuta mo siya, Miyata! Dun. Parang nanghuli na niya kanina si Miyata. Ba't namamalugtot siya ngayon sa sakit? Hindi na makatayo si Lee. Official time. 1 minute 23 seconds ng third round. Pinanalo na ni Ichiro Miyata ang kanyang unang laban mula nang magbalik siya. Buntong hininga lang ang lumalabas. Meron na naman nagpakitang gilas ngayong gabi. Ah! Mr. Tate! Lumalabas na nakaw dyan yung kalaban niya sa isang suntok lang. Pero hindi pa rin yun kagaya na suntok niyo ni Sendo. Kadalasan napapabagsak lang sa body blow ang isang boksingero kung marami at sunod-sunod ang tama niya. Ba't ba parang ang dami-daming isumusulpot na matitindi dito sa featherweight division? Oo nga po eh. Nung napanood ko yung laban ni Sendo, parang nag-init din ang katawan ko. Pero ngayon naman, parang nanlalamig ako. Ang hirap din ang sitwasyon mo, bata. Kung hindi mo sila kaya lampasan, mahinto ka na sa palangat mo. Ah, hindi naman po. Basta para sa akin, pagbubutiin ko hanggang sa makakaya ko. Sasabihin ko na rin, malapit na susunod yung laban. Ha? Ah? Ang makakalaban ko ngayon ay isang Amerikano. Balita ko, number 5 siya sa World Rankings. Number 5 sa World Rankings? Kung mananalo, magkakaroon agad ng pagkakataon para sa isang World Title match. Mauna kita makakit sa tuktok ng mundo natin. Grabe! World Title na ang habol nyo. Kayang-kaya nyo naman kasi. Di ka pa ba gigising sa mahabang pagtulog? Ha? Bali po, nakapag-umpisa na po ako sa pag-ensayo. Pero wala pa akong nakatakdang laban. Kung ano-ano na nangyayari sa paligid mo, kung hindi ka patitigil sa pagliliwali mo, makakalimutan ka ng tao. Hindi naman ako nagliliwali mo lang eh. Pero parang pakiramdam ko, napag-iwanan na nga ako. Magandang hapon! Ha? Ano ba ang nangyari? Ba't ganyan ang itsura nyo? Hmm? Kagabi kasi. Oo, nanood rin niya ako eh. Ang galing talaga ni Miyata. Nanakout niya ang kalaban niya sa isang suntok lang. Hindi yun! Bumalik kagabi si manager galing abroad. Ha? Nagbakasyon lang pala si Mr. Yagi? Hindi siya nagbakasyon, no? Naganap siya doon ng mga boksingerong papayag pumunta rito para lumaban. May tatlo doon na pumayag lumaban dito. Ha? Nakatakda na ang susunod na laban nyo? Ang galing naman! Ha? Tatlo sila? Ibig sabihin, ako rin! Oo! Tatlo tayong magre-return of the comeback sa Hulyo! Tatalunin natin silang tatlo! Oo! Ayos to! Makakahabol na rin ako kinamiyata nito! Sino kalaban natin? Baka Pilipino tayo na boksingero makakarap natin. Hindi basta-basta ang talunan yung kukunin nila para sa atin. Importante, isipin mo malakas yung kalaban mo, kaya paghandaan mo ng gusto. Yung talagang hanap ko. Ubra ba sila sa atin? Galingan natin tatlo! Teka muna! Ha? Sino sa inyo lalaban sa main event? Siyempre, mas nauna kayo dito kaysa sa akin. Basta ako, masaya na akong mapasama sa laban yung dalawa. Kung ganun dapat ako! Mabigat ng responsibilidad yun. Ako nang bahala sa atin. Eh, di ba ikaw si Mr. Undercard? Akala mo ba ba yung maging undercard?
Pagkatahin sa loksyon ng kalangamon, nasisira pa naman! Sinabi lang ako ang main event eh! Huwag kang pikon! Ikaw ang pikon sa ang main event! Huwag niyo pagawayan yung bagay na yan! Kung tutusin, dapat si Ipo ang main event kasi nakalaban na sa isang title match. Kayo, hindi pa. Pero siyempre, ilang taon din kayo nauna maging boksingero kaysa sa kanya. Sa ibang paraan na lang natin pagpasyahan ito. Oh, wala na yung dadagdag dito, ha? Oo! Oh, sige, wala na magre-reklamo kung anong lumabas dito, ha? Oo! Oh! Yehey! Ako nanalo! Ako nanalo! May event ako! May event ako! Semi-final ako! Hello? Hello, Tomiko! Sasabihin lang kita! Lalaban kasi ako uli sa Hulyo! Hindi ko dapat ipagsigawan ng bagay na to kasi baka may magalit pero ako ang lalaban sa main event ng araw na yon! Ay! Napalakas yata ang boses ko! Nabikon yung undercard! Manda ka! Ano itong makasulat dito? Mga baliw kayo! Akala nyo ba sa bunutan lang pinipili kung sinong huling lalaban sa inyo? Unang lalaban si Aoki, tapos Kimura, yung batang main event! Ako ang lalaban sa main event. Kailangan hindi ko sila ipahiya. Hindi ako nagbibiro sa inyo! Hello? Asa ho? Pinagibong ko na sa kanila na ikaw ang main event! Okay ba? Ano yun? Siyempre doon dapat tayo sa ringside manunood, no? Aba, pang main event ka na ngayon, Tol! Hindi importante sa akin kung main event ako o undercard lang. Basta para sa akin, masaya na ako makakyat uli sa ring. Di ka talaga nagbabago. Malakas ba naman ang kalaban mo? Pangalan daw niya, Ponchay Chuatana. Record niya 10 panalo at saka 2 talo. Number 3 ranking niya sa Thailand. 5 lang ang knockout sa mga panalo niya. Pero hindi pa siya napapabagsak kahit isang beses. Kaya palagay ko, malakas rin siya. Ano? Sa palagay mo lang? Bakit? Wala ka masyadong alam tungkol sa kanya? Oo. Wala nga kami nakuha kahit isang videotape ng mga laban niya. Ibig sabihin, sa laban mo na mismo malalaman kung anong tsura niya. Ganun na nga. Hindi rin naman daw bihira yung mga ganong pangyayari eh. Talaga? Mukhang kaya ko naman bumalik sa kondisyon. Kaya lang, ang hirap mag-shadow boxing. Parang naiilang ako. Kumusta ang pag-ensahin nyo? Nakita nyo ba yung sakit? Oo, ang galing mo. Yung kaliwa mong suntok, halos di ko na nakita sa bilis. Ha? Iba talaga yung pang-main event na lumalaban na boksingero, no? Oo nga, siguradong pinag-aagawan niya ng mga babae. Siyempre, mga pang-main event lang ang pinapansin ng mga yun eh. Galit pa rin sila sa akin. Makunochi! Po? Mag-uumpisa na tayo, pumunta ka na sa baba. Opo! Mag-uumpisa na ang special training ko. Kailangan pag-igian ko para makabawi ako. Huwag kang tumunga nga lang dyan. Wala tayong panahon. 2 buwan lang na preparasyon. Marami pa tayong gagawin. Opo! Magbubutihan ko po! Pero, ano kasi? Nag-aalala ka kasi kulang ang formasyon mo sa makakalaban mo. Kasi... Kung pupunta pa rito yung boksingero mo para lumaban, hindi ka dapat magduda na malakas rin yung makakalaban mo. Ganun po ba? Ibubuhos ko lahat sa pag-ensayo ko, tapos saka ko lang makikita kung gano'ng kalakas yung kalaban ko. Parang nakakailang. Ano bang pinagsasasabi mo? Pareho lang ang sitwasyon nyo. Depende sa lawak ng paningin mo kung anong mangyayari at kung anong kalalabasan ng laban nyo. Kailangan mong pagtuunan ng pansin ang taas ng iyong paningin para lumabas ang sagot sa katanungan mo. Tama ba narinig ko? Taas ng paningin? Handa ka na ba? Ang gagawin mong ensayo... Ano po yung taas ng paningin? Basta makinig ka muna. Sa lahat ng mga nauna mong laban, masyado kang natatamaan. Maski nagigiliwan man yun ang mga manunood, hindi magtatagal masisira ng paningin mo at saka pati ang pag-iisip mo. Kailangan palakasin ang depensa mo. Palalakasin ang depensa. Percent lang ng ensayo mong para sa opensa, 70% para sa depensa na. Nakakatamad ang paulit-ulit ang gagawin mo. Pero isipin mo na lang na lahat ng magagaling na boksingero ang tinataan sa pag-ensayo para maging magaling. Rhythm! Rhythm! Bilis! Bilis! Ano ba yan? Nanguhuli ka na! Rhythm! Rhythm! Bilis! Bilis! Nanguhuli yung rhythm ng weaving mo. Anong nangyayari?
sa'yo. Dati hindi ka napapagod sa ganitong klaseng ensayo, ha? Masyadong nang resistensya mo dahil nahinto ka sa pag-ensayo. Takbo lang takbo. Kung ganyan ang kondisyon mo sa laban, siguro hindi ka tatagal sa mga huling ground. Hindi pwede ang pabagal-bagal ka! Winning! Talking! Takbo lang ng takbo! Sige! Sige, magtula ka na. Limang balikan lahat, maliwanag. Magtutulak ako? Bakit nito? Bilisan mo na, huwag ka na magreklamo. Baba, mukhang talaga pinahihirapan ka ng gusto, ah. Kailangan ko raw mabalik yung kondisyon ko dahil nahinto ako sa pag-ensayo. Saka kailangan daw palakasin ang depensa ko. Ah, masigurado nga yung ganung klaseng paghahanda. Kung matalo ka uli, pangalawang sunod na yun. Tanda mo ang nangyari kay Vork. Kung akala mo iba ka dahil kababayan mo mga tao dito, malaking pagkakamali yun. Oo nga. Pag nagkataon, hindi ka lang mahihirapan humabol kay Guran sa akilami yata. Masyado lalayo na sila para habulin mo. Ah? Oh, bakit? Sabi kasi ni Manong sa akin, kailangan ko raw pagtunan ng pansin yung taas ng paningin ko para malaman ko kung anong mangyayari, saka kung anong kalalabasan ng laban ko. Ibig ba yan sabihin doon kung gaano kataas ang pangarap ko? Basta siguradong hindi ka level niya si Ponce yung Gurang o kaya si Miyata man lang. Hindi pwede matalo. Dapat panalo ka na. Maganda pa ipinakita mo. Sabagay, tama kayo. Kung hindi ko magagawa yun, hindi na matutupad yung mga pangarap ko. Sabagay, may mga boksingero rin dyan na kahit wala nang gusto manood sa mga laban nila, hindi pa rin tumitigil. Ha? Sir Takamura! O bakit? Huwag kayong ganyan. Masama pa rin ang loob nila kasi hindi nila nagustuhan yung nangyari. Bakit? Totoo naman sinasabi ko! Sir! Ayos ba? Maganda ba mga galaw ko? Bali, wala lang naman sa kanya. Tumawag kasi ako kahapon kay Reiko eh. Sabi niya, manunod raw siya ng kaibigan niya. Yun ang mga importante, di ba? Ang lit-lit na bagay lang naman yun kung sinong mauuna tsaka kung sinong mahuli lumaban, di ba? Seryoso ba siya o naaasar pa rin? Oh, ba't bahay po? Parang malungkot ka dyan. Mas maganda kung pareho tayong manalo ng knockout sa araw na yun. Lakasan mo naman ang loob mo dyan. Wala na akong lakas. Oo nga pala. Nasaan na si Aoki? Nakipagkita na naman yun sa tumigo niya. Oh, Aoki! Mukhang bistado ng mga pambabawala mo sa babae niya na. Mas maganda na rin yun. Maaga kayong nagkakaalaman. Ginawa kasi ito para sa akin ni Tomiko buong gabi. Para daw may presence ako kasi ang pagkakaalam niya, main event ako. Yeah! Ano sa palagay niyo? Ha? Tinatanong mo kami? Uy! Bagay po yan sa inyo! Ang bangis, pre! Let's hit it for the pack! Aoki! 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 Ano ba? Bagay mo talaga? Ganyan talaga? Lagot, walang nakapagsabi sa atin ng totoo. Kawawa naman siya. Kahit ako, walang masabi. Ponce Chuata na. Siguradong malakas rin siya. Pero, anong klaseng boksingero kaya siya? Wala ako halos alam tungkol sa kanya. Kahit itsura man lang niya. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong klaseng panaginip. Hindi ko makita yung itsura ng kalaban ko. Grabing pressure to. Sampung panalo, dalawang talo. Hindi pa siya napapabagsak. Siguradong malakas ang resistensya niya. Kahit tamaan ko siya ng malakas ng ilang beses, hindi siya agad babagsak. Pero kung dadaanin ko naman sa maramihang suntok, malamang ako mauunang maubusan ng hangin. Kailangan sumusunod na malakas na suntok, tapos... Ano mong pinagagagawa mo? Pasensya na po! Nakakatagal siya kahit sa mga huling round. Siguradong may stamina siya. Magaling din sigurong umilag sa suntok.
kahit palakasin ang depensa ko, kung dadaanin niya sa teknik, hindi ako makakalamang sa kanya. Hindi ko pwedeng pabayaan na ang depensa ko, pero kinakailangan matake rin ako. Nandito na po ako. Ipo, nakanda na ka puna natin. Kumain ka muna. Mamaya na po ako. Hindi pwede to. Wala man lang akong ganang kumain. Masyadong mahirap yata yung ensayo ko ngayon. Baka naman, nahihirapan na ako masyado kasi matagal-tagal na akong tumigil. Paano na to? Matatalo na naman ako. Ayoko. Ayoko nang maulit pa yun. Hindi pwede. Kailangan manalo. Manong, turuan mo pa ako ng opensa. Shiba, wan ko naman! Hindi ako mananalo. Puro depensa lang. Ayoko nang maulit pa sa akin yung ganun. Masyadong makakasama rin ako. Manong! Ano yan? Pumagsak si Tanda! Tanda! Tumawag ng ambulansya! Dali! Sobrang pagod yan. Tinatrangkaso na kasi. Nagpumilit pa rin magtrabaho imbis na magpahinga. Mabuti naman. Akala ko tinabahan siya ng suntok na ipo kaya bumigay na yun si Tanda. Walang natatawa sa hirit mong ganyan. May edad na rin kasi si Mr. Pamugawe. Siguro kailangan pa niya magpahinga na ilang araw. Mag-ensayo ka dyan, bata! Ha? Huh? Huwag po niyo akong alalahanin. Magpahinga na po kayo. Malapit ng laban mo, bata. Hindi dapat masira ang paghahanda mo ng day. Mano, Tanda, may sakit ka na eh. Baka mabinat ka nyan. Sige po, Manong. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Hindi po ako magpapabaya sa ensayo ko. Mr. Yagi, sa Takamura, kayo na po bahala sa kanya. Huwag ka mag-alala eh po. Bata! Ah, ho? Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Naiinip ka ng makalaban ulit pero nag-aalala ka pa rin sa laban mo. Ganyan talaga kapag lalaban pagkatapos matalo. Hindi lang physical pressure, may mental pressure na nakaka-apekto sa'yo. Manong! Nung lumabang ka kay tati sa isang title match, buo ang paniniwala ko na kaya mong manalo sa laban. Toong at malaki ang lamang niya sa experience, pero sigurado rin akong nasa iyo ang potensyal para bawin sa kanya ang kalamangan niyang yun. Nung oras na yun, nung oras na hinagis ko yung towel, isang bagay lang natira sa mga kamay ko, yung sama ng loob. Kung naituro ko lang sana yung bagay na yun, kung napagpahalagan ko lang sana, punong-puno ako ng sama ng loob sa nangyari sa laban. Manong, baka kung mapaano po kayo, magpahinga na muna kayo ngayon. Masyado nga po ako nababahala sa laban na yun. Ang importante ay yung makasuntok ako ng hindi nasusuntok. Pagbubutihin ko po ang depensa ko para makabawi ako. Hindi yun. Hindi yun ang importante. Ah, pero di ba kaya nga po pinipilit natin palakasin yung depensa ko ngayon? Ang pinakamalakas mong sandata ay nasa opensa pa rin, hindi sa depensa. Kung pag-iisipan mo lang kung paano ka hindi masusuntok, hindi ka naman makakasuntok na maayos, paliwala rin. Ang ginagawa mong ensayo ngayon, isang hakbang lang yan para pwede kang maging mas agresibo sa laban. Ang hinahanap nating resulta ng ensayo mo, makasuntok ka bago ka masuntok. Bago ako masuntok? Suntok? Napaka-importante ng susunod ng laban. Huwag ka mag-aaksaya kahit isang segundo. Bumalik ka na sa pag-ensayo mo. Opo. Mabuti naman, hindi seryoso yung nangyari kay Tanda. Oo nga, paano naman hindi na siya nagpahinga mula nang pagod na rin pala si Manong. Para sa kanya, masyadong masakit rin ang matalo yung boksingero niya. Masama rin ang loob niya. Nag-aalala para sa akin si Manong. Kaya siguro naging maigpit rin siya sa pag-ensayo ko. Hindi ko sabibiguin. Kailangan sumuntok bago ako masuntok. Parang madali lang sabihin pero napakahirap gawin. Kinakailangan parati ka nauuna sa kalaban mo. Hindi pwedeng opensa lang ang iniisip mo. Dapat may depensa ka habang umaatake ka sa kalaban. Pag may depensa ako, mahuhuli opensa ko. Paano kung mapagsasabay ang opensa at depensa? Paano kung magagawa yun? Ah!
Hindi pwedeng iwala yung tingin ko sa opensa at depensa. Umaatake may depensa. Dumedepensa pero handang umatake. Ganong klaseng fighting style dapat. Kailangan malaman ko kung paano gawin yun.